Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Bye.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinanganak na Kristo ng Birheng Mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan sa kapistahan ng pagsilang ni Mariyang Ina ng Tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel, ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan niya ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang Haring Yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita poon, aawitang buong galak, dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Magalak ka, Birheng Mahal, ikaw ang inang nagsilang sa araw ng katarungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng ikasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao.
Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasa niyang hiwalayan na lang ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maaari nyo bang tignan ang inyong katabi at sabihin sa katabi, mahal ka ng Diyos. Ang pagdiriwang natin ngayong araw ay ang kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria, ang birthday ni Mama Mary. At napakalapit sa puso nating mga Pilipino ang mahal na Birheng Maria. Kaya nga, hindi mawawala ang ating pagmamahal at debosyon sa mahal na Birheng Maria. Alam po ninyo, ako bilang isang monghe at pari, napalalim ang pagmamahal kay Jesus dahil kay Mama Mary. Kaya nung ako ay pinapapili kung ano ang aking magiging monastic name or religious name, nilagyan ko ng Maria ang aking pangalan, simbolo ng malalim na debosyon at pagmamahal sa Birheng Maria. Bawat isa sa atin may baon-baon na kwento kung gaano natin kamahal ang mahal na Birheng Maria. Kaya nga tayo ay mga deboto ni Maria. Ngunit, ang isang deboto at tagmamahal kay Maria, kailangan nakikita sa panalangin at gawa. Kaya nga magandang pagnilaya natin, paano tayo tunay na magiging ganap na deboto at mapagmahal ng mahal na ina? Dalawang puntos para sa pagninilay natin ngayong araw. Una, ang isang deboto ng mahal na Birheng Maria, mapagmahal. First point, mapagmahal. Ano nga yung first point natin for this morning? Naku, natutulog na ata yung iba. Ang unang puntos ay mapagmahal. Mapagmahal. Ang deboto ng mahal na Birheng Maria, mapagmahal. Madali namang magmahal kung ang taong iyong minamahal ay kayang suklian ang pagmamahal mo. Ngunit, kung ang taong mamahalin mo ay yung nagkakalat ng chismis sa iyo, yung taong naninira sa iyo, yung taong may atraso sa iyo, yung sa tingin mo ay hindi ka ibig-ibig at di kayang suklian ang pagmamahal mo, ibang usapan na yan, Father. Ngunit kung ikaw ay tunay na deboto ng mahal na ina, ikaw ay makikilala sa pamamagitan ng iyong pagmamahal, sapagkat si Maria ang mapagmahal na ina ng Poong Jesus Nazareno. At siya ang dapat nating matularan. At pag tayo nagmamahal, dapat ito ay walang sukat. Dapat ito ay walang humpay. Kung ikaw ay tunay na nagmamahal, dapat ito
ay walang bilang. Hindi ito nag-aantay ng anumang kapalit. Ang isang deboto ng Mahal na Birheng Maria ay mapagmahal. Ikalawa, ang isang deboto ng Mahal na Ina ay isang lingkod. Una, mapagmahal. Ikalawa, lingkod. Servant. Isang lingkod na umaakay sa kapwa palapit kay Jesus. The role of Mary in our life is to lead us to Jesus. And that is also our role as a devotee. We must lead our brothers and sisters to Christ. Akayin ang kapwa palapit kay Jesus. Kaya nga tayo ay maging taga-akay at tagapaglingkod sa kapwa. Kung ikaw ay tunay na deboto, you are willing to sacrifice. You are willing to be of service to others. Kaya sa ating paglilingkod, ang ating mga kapatid ay naaakay natin pabalik kay Kristo. Pabalik sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ang ating bang mga nakakasama napapalapit kay Jesus dahil sa atin? Magandang tanungin natin ang ating sarili. Yung bang mga kapamilya ko, yung bang mga kaibigan ko, yung bang mga kakilala ko, napapalapit ba sila kay Jesus dahil sa akin? O baka tayo ang nagiging rason kung bakit nalalayo kay Jesus ang iba? Baka dahil sa ugali natin o dahil sa pakikitungo natin sa kapwa, nalalayo sila kay Jesus. Matularan nawa natin ang ating mahal na ina na walang sawa tayong inaakay pabalik sa mahal na poong Jesus Nazareno. Wala sawa tayong ginagabayan pabalik kay Jesus. This is also our mission to bring others to Christ. That is your mission to guide others to be closer to Jesus. Dalawang mahalagang puntos para sa pagninilay natin ngayong tanghali. Mapagmahal at lingkod. Binigyan tayo ni Maria ng halimbawa. Matularan nawa natin ito upang sa ating pagkilos, upang sa ating pagmamahal, upang sa ating paglilingkod, maipakilala natin si Jesus. Tayo nawa ay maging mga buhay na patotoo ng pagmamahal ng mahal na poong Jesus Nazareno. Tayo na nagdiriwa ngayon ng kapistahan ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria ay makasama nawa niya sa langit na ating tunay na tahanan kasama ang ating poong may likha. O Mahal na Birheng Maria, aming ina, patuloy mo kaming akayin palapit sa iyong anak. Gabayan mo kami upang sa aming buhay ang iyong anak ay maipakilala namin sa aming kapwa. Tulungan mo kami, Mahal na Birheng Maria, at ipagdasal mo kami ngayon at hanggang sa aming kamatayan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagsilang ng Mahal na Birhen, nakikita natin na dumating na sa huling yugto ang plano ng Ama para sa kaligtasan ng mundo. Habang siya ay nasa ating tabi, manalangin tayo sa Diyos na lumalang sa Kanya na lubos sa pinagpala. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang simbahan naway walang takot na ipahayag
Ang Ebanghelyo na ipinagkatiwala sa kanya na anak ni Maria. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang mga walang pananampalataya, naway lumapit sa Panginoon na nagkatawang tao upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa ating mga ina, naway bigay natin ang nararapat na pagmamahal at paggalang sa kanila nilang kailangan nila. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa tulong ng mga panalangin ni Maria, naway maibalik sa kawan ang mga tumalikod sa pagtupad ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang ating nawang tanggapin si Jesus sa Eucharistia bilang Diyos na kapiling natin, manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ama, sa Eucharistiyang ito, nagdiriwang ang iyong pamilya na kasama ang pinagpalang Birheng Maria at sina Joaquin at Ana na kanyang mga magulang. Ipagkaloob mo ang hinihiling namin bunga ng pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan
sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay na iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayundin naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni Amang San Benito, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa pagwasak na ito ng katawan sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, ito ang Kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanglang nawa ko ng katawan dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Amen.
Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinagsalo-salo mo sa piging na banal, sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Birheng Mahal, na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanang magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa. Humayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos!